ang inapi. Isa sa walong magkakapatid si Arian, na dahil sa kahirapan ay nanuluyan siya sa kanyang tiyahin sa Metro Manila. 13 taong gulang lamang siya noon, ngunit ipinasana sa kanya ang halos lahat ng mga gawaing bahay. Paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pagsasaing, paglalaba, pamamalengke at kung ano-ano pa. 5 ang anak ng tiyahin niya, isang babae at 4 na lalaki na 6 senyorita at senyorito. Ang panganay na si Annalyn gayong 20 taong gulang na, ay nagpapahilod pa ng kilikili at likod tuwing maliligo. Ang 3 lalaki naman, maliban sa isa, ay gayon na lamang kung magutos, laging pagalit. Kapag naglilinis ng sahig si Arian ay di man lamang mag-alis ng sapatos ang mga pinsan kapag dumarating. 6 nang iinis pa na dadaan sa harapan ng nakaluhod at nakayukong si Arian na nagpapahid ng floor wax. Kadalasan ay pabalibag pang ihahagis ang pantalong demaong kay Arian at pasigaw na sabi, "Labhan mo yan. Pag natuyo, lansahin mo lahat ha." Bakasyon noon. Halos araw-araw ay ganyan ang gawain ni Arian, linis, saing, laba at iba pa. Ang bibigat pa man din ng mga pantalong demaong ng mga pinsan. Ginawa siyang tagalaba ng mga ito. Si Arian ay hindi itinuring na kamag-anak. Kapag may mga dumadalaw na kaibigan ang mga pinsan, katulong ang pakilala sa kanya. Sa hapagkainan, si Arian ang tagasilbi. Hindi siya isinasabay sa pagkain, gayong mahaba naman ang mesang kainan. Kung ano ang matira ay iyon lang ang makakain niya. 4 beses sa isang linggo ay tinapang isda ang ulam niya. Iyon ang laging ulam niya. Sa murang edad ni Arian, ang hirap ng trabaho at salat na pagkain sa piling ng tiyahin ay hindi niya ito inaalintana. Siya ay alilang alila. Ang mahalagay patuloy siyang nakapag-aaral sa Pasig High School. Lagi niyang nilalakad pauwi ang Pasig at Pateros na halos ay 4 na kilometro ang layo. Wala siyang pocket money, walang snack, laging nagugutuman. Pagdating ng bahay, kahit pagod at gutom, kailangan niya munang maghugas ng mga cold erot pinggan na nakatambak bago siya makakakain. Kadalasan, matutulog na lang siya ay pasiga pa siyang utusan ng mga pinsan. 2 taon na nirahan at nanilbihan si Arian sa tiyahin. Nang makatapos ng high school ay kinuha siya ng kapatid na si Tyzel at dinala sa Cebu City. Nagpatuloy ng pag-aaral si Arian, naging academic scholar at nagtapos ng edukasyon ng may karangalan na magna cum laude. Muli siyang nag-aral 3 kurso ang natapos niya at naging Doctor of Education. Nakapag-asawa pa siya ng isang abogado. Ngayon ay isa ng matagumpay na educator at businesswoman si Arian. Isa na siyang milyonarya at maligaya sa piling ng 3 anak at mapagmahal na kabiyak. Sino ang mag-aakalang ang dating inapi ay isa ng matagumpay at respetadong tao sa mataas na lipunan. Ang mga pinsan na ng api ay walang natapos na pinag-aralan. Ganoon pa rin ang buhay at hindi umasenso. Ang iba ay nakapag-asawa ng mga mahirap din ang buhay. Aral ng kwento, maging matyaga at sikaping makapagtapos ng pag-aaral anuman ang kalagayan sa buhay. Ang taong masipag at nagsusumikap sa buhay ay may matagumpay na hinaharap. Huwag gantihan ang gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Ipagpasa Diyos na lamang sila at magpatuloy ka sa iyong buhay.